sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Justice Secretary Crispin Boying Remulla nanawagan kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na harapin ang kaso kaugnay sa pagpastang sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Hataw Balita. Isang Philippine National Police Officer, pinatotohanan sa eksklusibong panayam sa UNTV ang sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na nagkaroon ng cover-up sa pagkakaaresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Hataw Balita. Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG Director Police Brigadier General Narciso Domingo inalis na sa pwesto. Hataw Balita. Senator Ronald Bato de la Rosa pabor sa ginawang hakbang ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang Jr. na pag-relieve sa nasa 700 prison guards ng New Bilibid Prison Maximum Security Compound. Hataw Balita. Pinsala sa agrikultura ng bagyong amang sa Bicol Region, umabot sa mahigit 12 milyong piso ayon sa Department of Agriculture Bicol. Hataw Balita. At pilot run ng single ticketing system sa Metro Manila, sisimula na sa May 2. Hataw Balita. Una po sa mga humahataw na balita, ipinaaresto na ng Muntinlupa Regional Trial Court si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Bucor Security Officer na si Ricardo Zulueta. Ito ay kaugnay sa kasong murder sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Percy Lapid at dahil sa pagkamatay ni June Villamor, ang inmates sa New Bilibid Prison na umano'y middleman na nag-hire ng mga individual para patayin si Lapid. Para kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, isang welcome development ang utos ng korte na arestuhin na si Bantag. Payo ng kalihim, mas makabubuti kung harapin na lamang ni Bantag ang mga kaso laban sa kanya. Pakinggan po natin ang pahayag ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla. It's better kung ano, just face the music. If you think you're innocent, then just come in and face the music. The judges will be able to know if the truth is there. Alam naman nila yung totoo tsaka yung hindi totoo. Wala pang pahayag o komentaryo ang abogado ni Bantag tungkol sa utos ng korte na arestuhin na ang kanyang kliyente. Ayon naman sa abogado ni Zulueta na si Attorney Lauro Gakayan, hinihintay pa nilang matanggap ang kopya ng nasabing dokumento. Samantala hanggang ngayon ay wala pang arrest warrant na inilabas ang Las Piñas Regional Trial Court para sa kasong murder kaugnay sa pagkakapaslang kay Lapid. Hataw Balita! Isang UNTV exclusive, pinatotohanan ni Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales ang sinabi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhar Abalos na nagkaroon ng cover-up sa pagkakaaresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Kasama umano si Gonzales sa operasyon noong October 8, 2023 kung saan nakuha kay Mayo ang 990 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Sinabi ng opisyal sa isang exclusive sibong panayam ng UNTV na ayaw kasuhan ni na Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG Director Brigadier General Narciso Domingo si Mayo sa utos ng hepe ng Philippine National Police o PNP. Pahinggan natin ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales. Ang usapan namin doon, kasi sumama ako sa usapan, is hindi kakasuhan si Mayo. Yun talaga ang tunay na usapan. Nag-suggest ako, baka naman hindi pwede yung ganyan. Ang gagawin na lang natin is, kasuhan pa rin si Mayo. I-case file yung kaso kung gusto niyang tulungan. Ang sinasabi nila is, masisira ang PNP, masisira ang PDEG. Ako mismo, unang tanong ko, Sir, anong gagawin natin kay Sergeant Mayo? Ilalabas na ba natin? Ang sagot sa akin ni General Domingo, sabi niya, hindi na kailangan. Alam na ni Chief PNP. Hataw Balita!
Sa eksklusibong panayam ng UNTV kay Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales, sinabi niyang hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng grupong kasama niya sa operasyon noong October 8, 2023 na huwag kasuhan si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Sa naturang pangyayari, nakuha kay Mayo ang 990 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Ito anya ang nagtulak sa kanya na isumbong si Mayo kay ex-Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Director General Wilkins Villanueva bilang isang operatiba. Pahinga naman natin ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales. Nung binigay ko doon sa PDEA, nag-text daw si Sir Wilkins kay Chief PNP na dapat maisama si Sergeant Mayo sa kaso. Nung review ko yung CCTV, ibinalik nga si Sergeant Mayo doon muna sa lugar. Siguro mga past 11 na yon. Kumuha sila ng ebidensya doon sa loob. Then 2:30 ng madaling araw, nilutang siya doon sa Quiapo Bridge. Hataw Balita! Kaugnay pa rin ang balitang yan inilahad ni Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales sa kanyang eksklusibong panayam sa UNTV ang kanyang naging karanasan matapos ang kanyang ginawang pagpalag sa plano ng mga nakatataas na opisyal na huwag kasuhan si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. matapos itong maaresto sa isinagawang operasyon ng pulisya noong October 8, 2023 kung saan nakuha ang opisyal o ang 990 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Ayon kay Gonzales, dito na anya nagsimula ang kanyang kalbaryo kapalit ng kanyang di pagsunod sa opisyal ng Philippine National Police o PNP. Nilagyan siya ng masamang record hanggang isailalim sa restrictive custody sa Campo Crame sa Quezon City. Pahinggan natin ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales. Alam mo, masakit sa loob yun. Siyempre na meron akong buwan, meron akong mga derogatory records na hindi naman totoo. Then, pagdating ng January, kinulong nila ako, di ba? Nagkaroon ako ng restrictive custody from January 27 hanggang March 13. Bakit ako kinulong? Anong kasalanan ko? Pero sumunod ako dun. Yung restriction na yun, binuno ko yun. Utos ni Chief. Diba? Yun ang uto. Yun ang explanation nila. O, saan ako lulugar? Habang nakulong, sinabi ni Lieutenant Colonel Gonzales na ipinagtapat sa kanya ng kanyang mga dating tauhan na ipinadidiin siya sa itinagong 42 kilos ng shabu. Kinausap nila ako, sir. Sabi nila sa akin, sir, kinausap kami ng mga boss. Kinausap kami ni DI. Kinausap kami ni General Domingo. Sir, matatapos daw ang problema namin basta ituro ka namin na ikaw ang nag-utos. Ikaw ang nag-utos na na mag-savings no sila. At dahil sa ginawang pag-asabi ng katotohanan, maging ang nakumpiskang 575 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng halos 4 na bilyong piso sa Baguio noong nakaraang buwan ay ibinibintang na rin anya sa kanya. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Gonzales, nakalahad sa kanyang sinumpaang salaysay ang tunay na nangyari ugnay sa 990 kilos ng shabu at pag-aresto kay Mayo, ngunit hindi ito pinansin ng Special Investigation Task Group o SITG 990. Kaya ngayong nag-iimbestiga na ang National Police Commission o NAPOLCOM sa issue, umaasa ang opisyal na lalabas ang katotohanan at maparurusahan ang tunay na sangkot sa cover-up. Si Lieutenant Colonel Gonzales ay isa sa 14 na tauhan at opisyal ng PNP na pinangalanan ni Secretary Abalos sa umano'y cover-up kaugnay sa 990 kilos ng shabu. Sa interview ng UNTV, hiniling ni Lieutenant Colonel Gonzales na huwag ipakita ang kanyang muka kahit na inilabas ang kanyang pangalan. Hataw Balita! Inalis na sa pwesto si Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG Director Police Brigadier General Narciso Domingo. Inilagay siya sa Office of the Chief PNP na nangangahulugan na nasa floating status o walang posisyon sa kasalukuyan. Pinalitan naman siya sa pwesto ni Brigadier General Faro Antonio Olaguera na mula sa Legal Service.
Ang pag-alis sa pwesto kay Domingo ay may kaugnayan sa pagkakabanggit sa pangalan nito sa umano'y cover-up sa 990 kilos ng Cebu at pag-aresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. noong October 8, 2022. Si Domingo ay nagsumiti na ng leave of absence noong Lunes matapos ang panawagan ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos. Itinanggi naman ni Domingo ang umano'y cover-up at sinabing malinis ang kanyang konsyensya. Hataw Balita! Matutuldukaan ng issue kaugnay sa umano'y cover-up sa 6.7 billion pesos Cebu Hall na kinasasangkutan ng ilang mga pulis kung magsasalita si Philippine National Police o PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, magkakaroon ng linaw ang issue kung mismong ang hepe ng PNP ang magsasalita. Mahalaga rin anya ito para maipakita ni Asurin sa publiko na wala siyang balak takpan ang mga kalokohan ng mga nasa hanay ng pulisya. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Talagang kung may alam siya, sabihin niya kagad para hindi magdududa yung taong bayan. Lalo na ka he is bound for retirement, no? Mag-retire na siya. Hindi maganda yung hanging in the balance yung kanyang reputation. Very crucial. Being the father of the PNP, being the head of that agency, everything will be laid to rest. Kung nagsalita siya, sabi siya, dahil alam niya lahat yan. Alam niya lahat yan, dahil siya ang chief. Una lang sinabi ng pamunuan ng PNP na maglalabas ng pahayag si Asurin sa susunod na mga araw. Sa ngayon, hinihintay pa umano ng PNP chief ang lahat ng mga ulat tungkol sa pagkakaaresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. matapos mahulihan ng bilyong-bilyong pisong halaga ng Cebu. Hataw Balita! Sa iba pang balita, pabor si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginagawang hakbang ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang Jr. na pag-relieve sa nasa 700 prison guards ng New Bilibid Prison o NBP Maximum Security Compound. Ayon kay de la Rosa, na dating naging Bureau Corps Chief, makatutulong ito upang matigil ang mga maanumalyang gawain ng mga opisyal, partikular na yaong mga gawaing mahirap patunayan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nauna nang sinang-ayunan ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla ang ginawang hakbang ni Katapang na inilarawan niyang safety precaution. Ang mga na-relieve na prison guards ay isasailalim sa isang buwang refresher o retraining program bago i-reassign sa ibang correction facility. Hataw Balita! Pinsala sa agrikultura ng Bagyong Amang sa Bicol Region, umabot sa mahigit 12 milyong piso ayon sa Department of Agriculture Bicol. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! Dahil sa matinding pag-ulan na naranasan sa buong Bicol Region nitong nakalipas na dalawang araw, dahil sa dating Bagyong Amang na ngayon ay isang low pressure area o LPA na lamang, ilang mga pananim ang napinsala matapos itong apawan ng tubig baha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa rehiyon. Sa Camarines Sur, ibinahagi ng magsasakang si Boy Nunez sa kanyang Facebook page ang malaking panghihinayang matapos malubog sa tubig baha ang kanyang mga tanim na pakwan. Ayon sa kanya, hindi niya inaasahan na malulugi pa rin sila sa panahon na dapat ay tag-init. Sa videong ito, makikita naman ang isang palayan sa Labo Camarines Norte na nagmistulang dagat na matapos umapaw ang tubig baha. Ayon sa Department of Agriculture Bicol, aabot sa mahigit 12,341,646 ang halaga ng napinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa dating Bagyong Amang, kasama na rito ang pinsalang iniwan sa livestock at fisher folk sector. Dahil dito,
Nakahanda na magbigay ng ayuda ang DA Bicol sa mga apektadong magsasaka at mangingisda dahil sa bagyong Amang. Tiniyak ng DA na nakahanda ang Quick Response Fund ng ahensya para rito. Pagaganahin din ng ahensya ang Survival and Recovery or Sure Assistance Program ng Agricultural Credit Policy Council. Ito'y upang matulungan na mabilis na makarecover ang mga apektadong magsasaka dahil sa dating bagyong Amang. Nakahanda na rin ang mga binhi ng palay, mais, fingerling at iba pang tulong para sa livestock at poultry sector sa rehiyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte, Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! Pirmado na ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Metro Manila Council o MMC at Land Transportation Office para sa interconnectivity ng database ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region o NCR at ng LTO. Sa pamamagitan nito, maaari nang masimula ng single ticketing system kung saan magkakaroon ng access ang mga local government unit o LGU sa Land Transportation Management System. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, 7 LGU muna ang unang magpapatupad ng bagong pulisiya dahil nakahanda na ang kanilang mga information technology system. Kasama sa maunang magpapatupad nito ay ang mga lungsod ng Maynila, Quezon, San Juan, Caloocan, Paranaque, Muntinlupa at Valenzuela. Nakatakda ang official launching ng single ticketing system sa Metro Manila sa darating na Mayo 2. Hataw Balita! Hinikayat ng isang infectious disease expert ang publiko na kumuha ng second COVID-19 booster shot. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, ito ay upang mapanatiling matatag ng bansa ang wall of immunity nito laban sa COVID-19. Ang pahayag ni Solante ay matapos i-anunsyo ng Department of Health o DOH na maaari na ring kumuha ng second COVID-19 booster shot ang mga individual na 18 years old pataas kapag lumabas na ang implementing guidelines para rito. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, inaasahang lalabas na ito sa susunod na araw. Kabilang sa mga bakunang gagamitin para sa second COVID-19 booster shot ay ang Pfizer, AstraZeneca at Moderna. Sa ating pong ulat panahon, sa kasalukuyan binabantayan ng PAGASA ang Low Pressure Area o LPA. As of 3 a.m. nitong Biyernes, April 14, namataan itong nasabing LPA sa layong 40 kilometers southwest ng Iba, Zambales. Sa ngayong araw na nasa nalalabing bahagi ng bansa ay may magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa LPA o ng localized thunderstorms. Sa Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan ay maaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa LPA. Mananatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para sa Baguio City ay maglalaro mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay 25 to 30 degrees Celsius, 22 to 30 sa Tagaytay City area. Sa Legazpi City naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City, ang temperatura ay maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius, 25 to 32 sa Cebu City area. At sa Davao City, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Ang araw ay sikat alas 5:43 ng umaga. Handaan sa bawat araw na ating masisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita! Balik po tayo sa mga mainit na balita. Kinakailangan ng dagdag ang mga patrol vessels sa bansa upang mas mapalakas ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagbabantay nito sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, mayroong 15 stations ang bansa na nangangailangan ng offshore patrol vessels.
May mga stasyon din anya na kailangang lagyan ng quick response vessels para makatugon sa mga emergency at joint enforcement operation. Sa ngayon, mayroon lamang 3 patrol vessels ang PCG. At ayon kay PCG spokesperson for WPS, Commodore J. Tariela, sa West Philippine Sea pa lamang ay nasa 20 patrol vessels na ang kinakailangan. Hataw Balita! Isasagawa na sa Lunes, April 17, ang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaunay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gabo. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang manguna sa pagdinig, kinumpirma sa kanyang opisina ng Secretary ni Suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na dadalo ito virtually. Sisiguraduhin anya na magiging maayos at hindi magagamit sa ibang agenda ang pagdinig. Una sa kanyang itatanong sa mamabatas ay kung bakit ayaw pa rin itong umuwi sa bansa kahit na marami ang nagpahayag ng katiyakan para sa kanyang seguridad. Pakinggan natin ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Wala. Expected natin yan since gusto niyang mahir yung side niya. Sasabihin talaga niya yung gusto niya sabihin. Andiyan ako to moderate everything and I will control everything at hindi pwedeng magamit yung ating committee hearing para sa whatever grandstanding na plano ng anybody na inibitahan natin. Samantala, kumpirmadong darating din ang naulilang asawa ng gobernador na si Pamplona Mayor Janice De Gamo at pamilyang iba pang biktima sa De Gamo Slay. Habang tumanggi umano sa imbitasyon ang kapatid ni Congressman Teves na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Dadalo rin sa pagdinig si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at inaasahang ibabahagi sa hearing ang update sa investigasyon nito sa De Gamo Slay. Hataw Balita! Nais matalakay ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagbubukas ng sesyon sa Senado kung paano matitigil ang pagdami ng private army sa bansa. Ito'y kaugnay ng mga nangyayaring pagpatay sa mga opisyal ng gobyerno sa iba't ibang parte ng bansa kabilang na ang pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Meron pa rin umanong mga tiwaling politiko ang patagong kumukuha ng private armies. Ayon kay Senator de la Rosa, kung siya lang daw ang masusunod, dapat death penalty ang parusa sa mga ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Meron pa rin nag-maintain ng mga ganon, but yung iba nga alam, patago, hindi gaanong nakadisplay. Dahil alam nila, magre-react talaga ang PNP. Sobrang abuso nito mga tao na ito, na kinabag na sila ng gusto sa kanilang pagiging politiko. Makuha pa nilang gumawa ng ganon klaseng pang-abuso. Dapat bitay ang abuti ng mga tao na yan. Hataw Balita! Kaugnay pa rin ang balitang yan, ilang testigo sa mga insidente ng pagpatay sa Negros Oriental ang haharap din sa pagdinig sa Senado. Umaasa si Senator Ronald Bato de la Rosa na magiging daan ang pagisiwalat ng mga testigo sa Senado sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng mga nangyaring pamamaslang sa lalawigan. Nagaroon anya ng lakas ng loob ang mga ito na isiwalat ang kanilang nakita sa krimen at ito ang pakikinggan ng mga Senado o ng mga senador sa oras na matuloy ang pagdinig. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. May mga ibang mga witnesses dyan na may alam pero takot magsumbong sa pulis or takot dumiritso kung kanino man, pero confident sila na mag-testify sa Senate hearing. So that would be very good. We are expecting. Ngayon lang sila tumapang to come out in the open. So we have to hear them. Hataw Balita!
Sa iba pang balita, isang bagong anti-tank weapon system ang ginamit ng mga sundalo ng United States at Pilipinas sa isinagawang live fire drill sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Inaasahang magpapalakas ito ng territorial defense ng bansa. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Gamit ang isang Javelin anti-tank weapon system na isang bagong kagamitan ng United States. Tatlong missile nito ang sunod-sunod na ginamit ng mga sundalo ng US Army, US Marines at Philippine Army sa isinagawang live fire exercise sa firing range sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija kahapon April 13. At bago matapos ay dalawa pang missile ang magkasamay na pinaputok gamit ang nasabing anti-tank system kung saan ang target ay ang isang white armor vehicle na may 500 metro ang layo. Ang nasabing training ay bahagi pa rin ng isinasagawang Salaknib Exercise 2023 Live Fire Exercises kasabay naman ito ng ginagawang Balikatan 38 o VK-38. Ang Javelin Anti-Tank Weapon Live Fire Exercise ay sinaksiyan naman ni Captain Robert Brownie, ang company commander ng Able Company Infantry 27, kasama ang mahigit 100 sundalo ng US at Philippine Army. Ayon kay Hayden Bowers, malaking tulong sa mga sundalong Pilipino ang Javelin Anti-Tank Weapon System na naproduce ng US Army upang magamit pagdating sa actual combat scenarios. Malaki rin ang kinalaman nito pagdating sa aspeto ng technical skills ng Filipino Army. So we started out with one United States Marine, one Philippine Army shooter, and then one U.S. Army shooter, sequentially firing in top attack, which is where the missile will climb and then come down on top of the vehicle. And then we did one with the U.S. Army in direct attack, where it climbs a little bit and then it will hit and penetrate the side of a vehicle. Just now with my Marines, we did a volley shot, which is where you fire multiple missiles at different targets or the same target at one time. That's why you saw two missiles in the air and two impacts at the same time. Ayon naman kay Colonel Cerces Trinidad, Philippine Army Public Affairs Office Chief, isa lamang ang Javelin anti-tank weapon na maaaring pagpilian pagdating sa Army modernization o karagdagang kagamitan sa territorial display ng bansa. Anya, may mga nakahanda pa rin mga bagong anti-tank weapon na maaari pa rin magamit at ituro ng US sa darating pang mga live fire exercise ngayong Abril. The other one, these are different kinds of weapon system that we use for anti-tank. There are various kinds of weapon systems. We have missile guided and we have these rocket systems. So basically this is a missile system that's being used for destroying tanks and other armored vehicles. So marami tayong mga pwedeng choices, no, sa ating mga arsenal. But we hope to have these particular assets and should be programmed in the Army modernization. Ang nasabing Javelin anti-tank weapon system ay nagkakahalaga ng $84,000. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat ang supply ng bigas sa bansa at ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para makontrol ang presyo nito sa merkado. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng pakikipagpulong nito sa Department of Agriculture o DA at National Food Authority o NFA nitong Webes April 13. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maganda naman ang sitwasyon natin, hindi tayo magkukulang sa bigas at tinitignan natin lahat ng paraan upang ang presyo ay makontrol natin at hindi naman masyadong tataas. Pero aminado ang Pangulo na sa kasalukuyan ay mababa ang buffer stock ng NFA rice dahil dito pinag-aaralan niya ng pamahalaan kung ano ang gagawin ukol rito. Pero binigyang diin ng Pangulo na dapat manggaling ang buffer stock ng NFA sa local producers. Ayun lang ang nakita namin problema, mababa ang buffer stock ng NFA. Kailangan bumili yung NFA para umabot siya ng at least 9 days na buffer stock. Ang problema, kapag sila ay pumasok sa merkado, pag sila'y namili na para i-replace yung buffer stock na nakulang nila, ay tataas naman ang presyo ng bigas dahil marami silang bibilhin. Kaya yun ang hinahanapan namin ng paraan para i-adjust. Hataw Balita!
Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Agusan del Norte kaninang alas 12:04 ng madaling araw ngayong Biyernes, April 14. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang epicenter ng lindol sa bayan ng Santiago. Tectonic ang origin nito at may lalim na 13 kilometers. Intensity 4 ang naramdaman sa mga bayan ng Santiago, Habunga at Cabadbaran City sa Agusan del Norte. Intensity 3 sa Talacogon, Agusan del Sur. Intensity 2 sa Lanuza, Surigao del Sur. At Intensity 1 naman sa Ginsiliban, Camiguin. Naramdaman din ang instrumental intensity sa ilang lugar sa Agusan del Norte, Surigao del Norte, Bukidnon at Leyte. Ayon sa PHIVOLCS, inaasahan ang pinsala at aftershocks kasunod ng nangyaring lindol. Hataw Balita! Arestado ng mga tauhan ng Philippine National Police City Mobile Force Company ang 4 na suspect matapos maharang ang dalawang van na may kargang 134 na kahon ng smuggled na sigarilyo sa sinagawang checkpoint sa National Highway ng Barangay Inagawan, Puerto Princesa City nitong Miyerkules, April 12. Kinilala ang mga suspect na sina Kalino Hamid, 40 years old, Tansoy Butuan, 51 years old, Rajik Tajil, 26 years old, at Lemuel Agustin, 29 years old, na pawang mga taga-barangay Inagawan, Puerto Princesa City, Palawan. Naharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o the Graphic Health Warning Law. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng PNP City Police Station 2 ang mga suspect. Nakipag-ugnayan naman ng PNP sa Bureau of Customs para malaman ang kabuang halaga ng nakupiskang sigarilyo. Hataw Balita! Tinutulan ni Governor Bay Mariam Magudadatu ang pagkatalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang officer in charge lamang ng Maguindanao del Sur. Kwestiyon ito ang naging hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil malinaw naman anya na siya ay inihalal ng taong bayan bilang gobernador ng lalawigan. Kwestiyon din ito ang pagkakatalaga kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Senior Minister Abdul Raof Makakuwa bilang OIC ng Maguindanao del Norte. Ayon kay Magudadatu, inassume na ni Vice Governor Bay Ani Sidsuat ang pwesto ng pagiging gobernador ng Maguindanao del Norte alinsunod sa batas. Pahinga natin ang pahayag ni Governor Bay Mariam Magudadatu. With due respect, Mr. President, I strongly object and oppose the aforesaid alleged oath-taking because I am the duly elected governor of the said province of Maguindanao and that I have already assumed the office and performed the function as assumed governor of Maguindanao del Sur according to Republic Act 11550. Matatandaang nahati ang Maguindanao sa probinsya ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte alinsunod sa Republic Act 11550 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero guit ni Magudadatu, hindi na kailangan pang punan ang posisyon ng pagkagobernador sa dalawang probinsya dahil may nakaupo na rito. Wala pang tugon ang palasyo tungkol sa issue. Hataw Balita! Binuksan na ang kauna-unahang mango and fruit processing facility sa bayan ng Mobo sa lalawigan ng Masbate. Mahigit 400 mango growers ang inaasahang makikinabang sa bagong tayong pasilidad. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! Nagbukas na ang kauna-unahang mango and fruit processing facility sa Mobo, Masbate. Nakikita ito magbibigay ng karagdagang trabaho sa mga Mobuanos at Masbateño. Nakumpleto na rin ang mga gamit ng pasilidad na lilikha ng maraming pagkakakitaan sa mga nagnanais makapagtrabaho dito. Kaya pinilit ko itong makuhang itong project na mango and fruits processing facility kasi ito na lang isang puzzle na mabubuo itong ating business center. Kasi pagka peak season, dadalhin pa natin yung mga produkto natin, yung mga prutas, lalo na yung mga mangga sa Cebu,
And pagdating sa Cebu, punuan din ang nagsusupply doon. Punong-puno rin ang mga pinadalhan. Kaya ang nangyayari, nabubulok at mawawala ng halaga ang mga mangga natin. Dalawang palapag ang gusali na nakatayo sa Mobo Business Center sa Barangay La Laguna. Dito ipoproseso ang maaanihing prutas gaya ng mangga na maraming supply kapag peak season sa lalawigan. Hindi na rin masasayang ang inaaning mangga sa lalawigan na kadalasan ay nakapagdulot ng pagkalugi sa tinatayang mahigit 400 mango growers and traders. Ang Masbate ang nagsusupply ng mangga sa lalawigan ng Cebu at mga karatig lugar. Pero kapag marami ang ani, nabubulok na lang at hindi na napapakinabangan. Ito ay malaking tulong sa amin, particular na dun sa marketing at processing kasi saka pag during peak season ng mga mangga natin, halos kahit ipamigay mo, hindi na siya viable. So dahil sa fruit processing na ito, ginunit na lupa ni Mayor dun, malaking tulong sa aming mga mango growers sa value adding ng mangga. At yung marketable, mas madadagdagan pa ng presyo kaya kikita pa yung mga maliliit nating mango growers. Sa pamamagitan ng processing facility, matutugunan na ang problemang ito dahil kahit off-season o peak season, pwede nang gawing ang dried mango, mango puree, candies, mango juice at marami pang ibang produkto ng mangga at mga prutas. Pinondohan ito ng pamalampalalawigan at nagdurik naman ng 1,000 square meters na lupa si Mobo Mayor Raymond Doni Salvacion para maitayo agad ang pasilidad. Sa buong Bicol region, ang Masbate ang may number one na plantation ng mangga, napakalapad doon sa katayngan Mobo, katayngan Masbate. Sa buong Bicol region, ang Masbate ang may pinakamalaking plantation ng mangga. As in, mangga na kagaya ng Guimaras, ang sarap ng mangga. Malaki ang industriya ng mangga rito at napakaganda ng taniman ng mga mangga rito. Lalong-lalo na ang Mobo na napakaganda ng fertility, ng soil fertility. So, andito yung pinakamagandang lugar para sa agriculture. Nangako din ang alkalde na magdaragdag pa ng espasyong lupa para sa garahe ng sasakyan na panghakot sa mga ipoproseso mga prutas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, Pumahataw! Nakaungos ng tig-isang panalo ang NHA Home Masters at Malacanang Team OPPMS Trailblazers matapos talunin ang kanilang mga kalaban sa pagsimula ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 9 nitong Martes. Samantalang nagwagi naman ang AFP Cavaliers laban sa Ombudsman Graph Busters sa eliminations ng Executive Face-Off. Si Bernard Daddies, humahataw! Hindi pinayagan ng NHA Home Masters na makabuelta sa kanila ang PNP Responders matapos patumbahin sa kanilang muling pagtatagpo sa pagsisimula ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 9. Di naging sapat ang arsenal ng PNP para tibagin ang Home Masters na tumalo rin sa kanila noong January 15 sa elimination game. Nanaig ang NHA na dinaan sa run and gun ang PNP sa score na 72-64. Sa pangunguna ng best players of the game na sina Alvin Bitug na kumabada ng 19 points, 8 boards at tigdalawang assist at steals. At si Antonio Lustestica Jr. na kumolekta ng 14 points, 8 rebounds at isang assist. Pinagandaan namin to lalo na nung Holy Week So, kailangan namin kasing manalo, kailangan namin pumasok sa crossover. So, lahat ng faktor na mali na natalo kami last few months, medyo kinorek na namin ngayon. Lalo na yung mga emotions namin, medyo hindi na kami masyadong nagiging emotions sa mga tawag. So, pumabor naman. Mga lapses namin ngayon, yung mga, alam mo yung mga malalapit na tira na mimintis namin. Mas
agresibo sila sa amin kumpara sa agawan ng bola. Wagiri ng Malacañang team OPPMS Trailblazers sa kanilang game laban sa GSIS Furies. Tulad ng NHA, hindi rin pinayagan ng Malacañang team na makabawi sa kanila ang GSIS Furies na nauna na nilang pinatumba ng December 18, 2022 elimination game. Sinamantala ng OPPMS ang kawalan ng dalawang big men ng GSIS para ilista ang una nilang panalo sa quarterfinals sa score na 86-79. Double lang kami ng efforts, lalo na on the defensive end. Kasi offensively, these guys will always shoot. Yun ang gusto nila, tumira ng tumira. So, buti na lang at naging effective naman na nagpapasok naman yung mga tira nila kanina. First half. Big man namin, hindi 100%. So, kung makapansin nyo, yung players have to fill up yung spot ng pagiging big man. Kulang talaga kami sa rebound. So, tapos, puro shooter din ang OPMS. So, ang laking adjustment ang ginawa namin talaga. Lahat ng adjustment, siguro, ginawa na namin. Pero, magaling talaga OPMS. Best players of the game sina Roverick Avalos na humakot ng 19 points, 18 rebounds at isang assist. At si John Kenneth Aljard na may 31 points, 9 boards at 2 assist. Samantala, mas na naig naman ang mas nakakondisyon na AFP Cavaliers sa Ombudsman Grabbusters sa pagpapatuloy ng eliminations ng executive face-off. Nagwagi ang Cavaliers sa score na 67-60. Tinanghal na best player of the game si Paul Anthony Yamamoto na mayroong 15 points, 7 rebounds at 2 assist. Once or twice a week lang nakaka-practice yung team. We just practice as a whole, so wala kaming definite na pinag-practice ang team kasi hindi pa namin alam yung ano yung laro ng ibang team. So we just practice for the conditioning of the players. Different kasi yung sa executive, kasi executive hindi mo naman pwedeng i-apply yung sa regular team. So dito talaga ako nag-a-adjust kasi in terms of endurance, kung ano yung sistema sa regular, hindi mo naman pwedeng dalhin din sa executive. So we just have to achieve yung basic basketball lang, yun lang. Saka number one, yung endurance ka. Yung resistensya nila, yun ang number one. Yung trap namin, gumana naman. Ang naging problema lang namin is still yung free throws. Tapos yung lapses namin, pag naka-made shots kami, hindi kami kagad naka- yung trap namin. So, nakakalimutan. Pero eventually, naka-adjust naman yung last quarter. Siguro yung breaks of the game line. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinangalagahan. Hataw Balita. Kabilis ng oras dito sa Hataw Balita Pilipinas. Parang ipinahid lang. Yung mga taga Batangas dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ating mga, si Alex, yung ating pong boss dito. Alex Montesa, may ipababati. Galing daw kay Heidi, sabi happy 17th Sabbath anniversary kay Brad Jovic Garferio. Pinamayan, nangangamoy na ito. At sa April celebrance po ng Pasig Bayan at Binwoods. Yan, salamat sa Diyos sa inyong mga kaarawan. At happy Sabbath anniversary din kay Sis Blanca White Santiago. Ang daming may Sabbath ngayon. At ating mga tao diyan sa control, wala bang ano diyan? Hindi nakikita si yung mga si Raprap. Kapatid ni Ray Pelayo ang ating ano doon. Tsaka sino yung nagpa-prompter? Si Moymoy. Opo, nagpa. Umaga. Sino pa? Si Sara. Si Jonard dito sa may Radyo La Verdad. Aba, napakabilis po ng oras mga kasambahay. At binabati natin lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Shoutout din. Siyempre, makakalimutan ko ba yung ating aking may bahay. Ate Shea, na-istorbo ko yung kanina nag-alarm na. Nag-alarm na yung alarm, nag-alarm pa rin siya. Diba? Nagtimpla pa ng kape. May bao pa ako kape. Sarap, diba? Yan. Shoutout din po sa mga takapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350.
At mga kasambahay, kung mayroon po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya may mga nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na po ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaias 41 at 6 na nagsasabi, sila'y tumutulong bawat isa sa kanyang kapwa at bawat isa'y nagsasabi sa kanyang kapatid, ikaw ay magpakatapang. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 14 sa buwan ng Abril 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ngalan din po ni Sherwin Kulubong, ako po si Jun Suriao at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga. Happy Weekend!